Amen. Amen. Alagpakan natin si Lord. More Cerullo prophesied that September 11 to 13, 2013 that the Lord is releasing supernatural power to the Philippines that will shake and amaze the world. It wasn't happened and not done to and by the nations of the world. It means this is the time of the Philippines, the fulfillment of prophecy spoken by many men and women of God regarding to the destiny of our nation. I believe many will be demotivated. Sa panahon ngayon, marami ang madidimot. Sabi na madidimot. Mataas sa posisyon, sila ay mabagsak. Nakikinig po ba tayo? Marami ang mga sidetrack. Sila dapat ang nasa posisyon at ginagamit ni Lord, pero mga sidetrack sila. Nakikinig po ba tayo? And experience spiritual barrenness. Mag-aaral sila ng pagiging baong spiritual. Sayang, sayang, sayang ang kagam siya ng Diyos. Ito, and sad to hear, and sad to say, even premature death. Mamamatay sila ng maaga. I don't want to say it, but I must say it. Mamamatay sila ng maaga. Why? Because of their unbelief and hardness of hearts. Dahil ayaw nilang maniwala at ayaw nilang makinig, matigas ang puso nila. Tandaan po ito, nilikha tayo ng Diyos para maging laruan niya. Kaya ang bata bumibili ng laruan para maging kasiyahan niya. Kaya tayo nilikha ng Diyos para maging kasiyahan niya. At habang nabubuhay tayo sa munding bago na ito, may pinapagawa sa atin ng Diyos. And this is the word na gusto kong huwag mong limutin. Kapag hindi mo ginawa ang kalooban ng Lord, you will be demoted. You will be sidetracked. You will experience spiritual barrenness. And even, sad to hear and sad to say, premature death. Premature death. Ano yung isipin ng premature death? Tigas ang ulo mo eh. Kaysa mapunta ka ba sa impyerno sa patuloy mong pagsubay, kunin na lang kita. At saka, pang nanggugulo ka eh. Sa kabal ka! Hindi ka nagiging magandang halimbawa para sa marami! Tingnan mo ito, Acts chapter 5. Simula ng apostolic move of the Holy Spirit, bigayan ng buhay, bigayan ng bahay, bigayan ng lupa, bigayan ng blessing. Alam mo, merong ano niya sa kasapira. Nagbenta ng lupa, at matapos pagbenta ng lupa, nandaya. Yung pangako nila kay Lord, hindi nila tinupad. Anong nangyari kaya na niya sa kasapira? Namatay! Kaya meron mag-text, hindi pa kami aatin, umuulan mo ngayon. Eh kung hindi mo uulan, di ka aatin? Hello? Hindi pa kami aatin, umuulan po ngayon. Eh kung liguli ko umuulan, hindi ka aatin? Hello? Hindi po kami aatin ngayon Sunday. Busy po kami sa trabaho, busy po kami sa pag-aaral, busy po kami sa maraming bagay. Pakinggan mo ito. Noong Old Testament, hinahapon nila ang Diyos. Diyos, hindi mo kami kayang pakainin. Ilang ito eh. Ano sabi ng Diyos? Wala na itong nawasa. Pero mula sa bato, iinom kayo ng tubig. Wala sa bato, wala ito ng tubig. Ang ginawa ng Diyos, tinawag niya yung mga pugo. Pumunta kayo riyan. Yung pugo, ginawa nila kwek-kwek. Nilitsyo nila, inodobo nila, kinain nila yung pugo. At merong mga bread from heaven, pagkain ng angel, bumagsak sa mundong ibabaw nito, para kwafe.
suffer, tinawag naman at kinain nila. Tingin kayo sa akin. Sabi ng Diyos, sa loob ng isang araw, kukuha kayo. Para sa loob ng isang araw lang. Kinabukasan, huwag na kayong kukuha. Dahil pag, nakuha ninyo, yung pag kinabukasan, huwag na kayong kukuha. Nakuha ninyo, pang isang araw lang kukunin ninyo. Kunyari, almusal, angali, anapunan, may dalawang merienda, may bitalis na, anim lang na kain na kukunin ninyo. Pag kumuha kayo ng pagkain na sobra, mapapanisya. Ang ginawa ng iba, kumuha na ng konti, yung iba kumuha ng marami. Pero parehas pa rin, nakakain pa rin sila na maayos. Nakuha ninyo, at yung kumuha ng marami, tinabi. Pero kinabukasan, panis na. Ngayon, Israel ito ha, hindi ito Kristiyano. Sa Israel, pagdating ng Sabado, walang gagawa, mamamahinga. Sabi ng Lord, Biyernes, dalawang araw ang kukunin ninyo, Biyernes at Sabado. Dahil kinabukasan ng Sabado, wala kayong makukuha. Huwag kayong lalabas ng bahay ninyo, walang bread from heaven na mapupuraw. Ang ginawa ng iba, matigas ang ulo, Sabado lumabas. Makukuha sila ng mana. Ay, walang mana. Sabi ni Lord, sabi ko na sa inyo, kayo lalabas eh. Wala kayong makukuha. Nakikinig pa ba tayo? Nakikinig pa ba tayo? Ngayon, ang ginawa nila ng iba, kumuha ng pag-Friday at pang Saturday. Kinabukasan ng Saturday, hindi na panis. Bakit? Kasi pang Saturday yun. Ganyan ang problema ng maraming estudyante ngayon at maraming Kristiyano ngayon. Pagdating ng Sunday, a-absent sila. May ginagawa rin sa pag-aaral, may ginagawa rin sa negosyo, may ginagawa rin sa trabaho. Pagdating ng Sunday, a-absent sila. Konti ko lang lang, nasa taap sila. E-text pa, hindi kayo makakatid ngayon. Signal number 10 dito. Ang daming alibis and excuses pagdating ng Sunday. May business kami, may trabaho kami, may negosyo kami. Hindi kami makakaating. Alam mo, hindi na kami makamagtamburin sa Panginoon, hindi na kami makaawit, hindi na kami makasayaw. Kasi pag Sunday sa atin, hindi kami available. Ginagawang priority, hindi ang Diyos, hindi ang paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, pati Sunday, gusto magtrabaho, kumita ng pera. Pagdating ng Sunday, gusto aral pa rin ng aral. Anong sabi ng Bible? Anim na araw, sa inyo yan ikapitong araw para sa Diyos. Tapos yung iba, nagagalit pag mahaba yung service. Isabi ng Bible, buong araw sa Diyos. Anim inyo, isang araw sa Diyos. Kaya warning to para sa ating lahat. Marami ang madidimaw. Marami ang masasidetrack. At marami mamamatay ng maaga. Bakit? Ayaw kapatid mag-Sunday. Ayaw maglingkod sa Diyos. Ayaw ibigay yung para sa Diyos. May mga tawag, may mga calling, nilalayasan ang Diyos. Nagsisipag asawa, nagsisipag anak, nagsisipag trabaho, nagsisipag aral. Nakikinig po po tayo, kaya may nananaginip, hindi ka masunod sa Panginoon, ikaw ang susunod. Huwag naman sana, huwag naman sana, huwag sabihin, huwag sana, totoo yun. Nakikinig po po tayo. Iiwanan yung pag-aaral, iiwanan yung ministry, mag-aaral sila, magsisipag asawa. Ba't mo iniiwanan ng ministry? Hindi ka ba naniniwala na kaya kang buhayin ng Diyos? Bakit hindi may binibigay ang tithes and offerings at first fruits mo? Hindi ka ba naniniwala na kaya ibalik ng Diyos sa iyo yan? Sobra-sobra pa? Ba't di ka maglingkod sa Diyos? Kaya marami takas ng takas. Kaya nga nung nakaraan si Jan sana magpipristo sa patay. Alam mo kung anong title niya? Serve the Lord now or die.
Ano title ng message mo? Serve the Lord now or die. At nanayikiti kayo. Pero maraming hindi natanda sapagkat maaga silang mamamatay. Sapagkat ayaw nilang mahalin at paglikuran ng Diyos na higit sa lahat. Hello. Hindi ka nabubuhay para sa pera. Hindi ka nabubuhay para sa iPhone 6, Galaxy S8. Sa iPad, nabubuhay ka para sa Diyos. Hindi ka nabubuhay para sa asawa, anak, magulang ka pa doon, kanina mga tao, nabubuhay ka para sa Diyos. Anong sabi mo kay Sister Rimon? Yung aso mo, nasa gasaan, namatay, umiyak ka. Bumuli uli ng panibagong aso, mamamatay uli yan. Huwag mong ibigay ang buhay mo sa aso! Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos, hindi sa aso. Hello? Misan, marami tayo gustong pagkaabalahan sa buhay na ito. Yung dumalo, maglingkod sa Diyos, hindi natin priority. Pag natatalo yung Ginebra, umiiyak tayo. Talo na naman yung Ginebra si Dinoyo. Hello? Misan Sunday na, nandun pa tayo sa Palawan, sa Boracay, sa underground. Sunday na, nandun pa rin tayo. Maka naka-tupis pa. Bakit hindi two pieces? Plural, di ba? Bakit tupis? Hindi masama na mag-enjoy, pero makapagawa. Dapat pati niya pagdating ng Sunday, nasa church ka. Hello! Nakikinig pa ba tayo? Dalawa po yan eh. Makinig kayo sa akin. Nang dumating si Jesus, sinilang siya at tinalay ng temple. Nandun si Hannah, nagpapasting. Nandun din si Simeon. Sabi nila, ready na kami mamatay. Nakita na namin ang Savior ng mundo. Ito ang sabi ni Simeon. Luke chapter 2. Ito ang sabi ni Simeon. Ang pagdating ni Jesus will be the cause of the rising and the falling of many. Ano ibig sabihin niyan? Ito ang malungkot eh. Habang may tinataas ang Diyos, meron namang nadidimot. Ang dahan yan. At kapag merong dinimot at kinuha na si Lord, umiyak ka na lang para sa Kanya. Amen! Pero ikaw, huwag kang papayag na madimot at makuha na ni Lord. Conclusion. Repent from our sins. Offer our lives to Jesus now. Receive our salvation, healings, and miracles, blessings, and promotions, and answer to our prayers. Ang magagawa natin ngayon, magsisi ng kasalanan. Magbalik loob sa Diyos, i-offer ang buhay ngayon sa Panginoon. Tatanggap tayo ng kapatawaran, napasok ng langit, magkakaroon ng buhay ng hanggan, tatanggap ng kagalingan at himala, mararanasan ng kabutihan ng Diyos, blessing at provision. At gagamitin tayo ng Diyos para maraming maligtas. Maraming gumaling, maraming tumanggap ng himala, maraming magpagpala. Nagiginig ko ba tayo? Ang mahirap kung sa ibang bansa ka mamatay. Dahil hindi po ginagawa ang kalooban ng Diyos niya. May gratis ito ngayon. Bowing our heads and close our eyes. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name.
to love His holy name. Ayaw mo na. Nagawin ang kalooban ng Diyos.
Sabihin ninyo ang inyong mga anak at ang inyong mga sarili na laging nalilit at absinero, hindi dumadalong kada Sunday. Meron kayong dalong ngayon next Sunday? Hindi. At ang mga anak ninyo na ginagawang priority ang pag-aaral, trabaho, negosyo. Sinasabi ko lagi sa aking mga anak, kunin nyo ang pinakamataas sa karangalan. Pero ang Sunday, bigay natin para sa Panginoon. Ang mga talento nyo ay ipagamit nyo, i-offer nyo sa Panginoon. Kahapon nagtitake si Joshua ng exam sa Ateneo. Tinetext ko siya, "Son, give your best. Kaya mo yan, God is with you. Do it for God's glory." I heard a word, a praise. Wake up, Colian. It's either to serve the Lord or die now. This is a hard preaching. I know it. Kaya nga siguro ako tinawag ng Diyos mula sa squatter area. Dahil kung sobrang galing ko, sobrang talino ko at galing ako ng San Benat ng Lasal, baka tanggihan ko ang panawagan ng Diyos. They call me a prophet of doom. Pero wala akong ginagawa kundi pagbigay lang ng warning. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang siyang nag-aalis. At ito ang paniniwala ko, ang patinding kayamanan ay isa sa ating lahat. Ang patinding promosyon ay isa sa ating lahat. Ang patinding honor at karangalan ay isa sa ating lahat. Magliligtas tayo ng mas matitinding kaluluwa at magpapagaling ng matitinding sakit at gagawin ng matitinding himala sa pangalan ng Diyos. Ibibless at ipormo tayo ng Diyos tremendously and unprecedentedly. But this is the other side na masyadong masakit. Yung mga hindi tutukon sa panawagan ng Diyos. They will be sidetracked. They will be demoted. They will experience spiritual barrenness. And sad to hear and said, and say, they will die prematurely. Ito nga ang sabi ng Lord, ayaw mo sa akin, ayaw mo din sa iyo. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and might. With all your strength, make God the first priority of our life. Nasa apostolic era na tayo. And God raised me up as a prophet and apostle in this final hour. Hindi ko sinasabi yan. Hindi ko nilalagay ang title na yan. I just allow people to see it and experience it. Kaya maraming naiinis, maraming galit na galit sa akin. Bakit ka nagiging mataas? Hindi ka bagay sa posisyon yan. Totoo yun. Dahil ako nga mismo ay hindi talaga ako naniniwala. Hindi ka ako makapaniwala ng bagay ako sa posisyon ito. Pero isa lang siguro ang katangian ko. Hindi ako takot na ipangaral ang katotohanan. More blessings will come. More promotions will come. More victories will come and more success will come. Iikot ka sa maraming magagandang lugar sa Pilipinas maging sa buong mundo. Ibibigay sa inyo sa matataas na karangalan. Magagandang instrumento. Magagandang gadgets. No eye has seen, no ear has heard the beauty of the Lord has in store for you. Maniwala ka lang na kaya ng Diyos mo.
Ayaw ng Diyos na hindi ka naniniwala kay Diyos. At hindi ka naniniwala kaya ng pagbalain ng Diyos. Way back late 80s, hindi usap ako full time. Sinimulan ko ako full time. Hindi ako humingi ng kahit na kaninong tulong sa kanino mga kamag-anak ko. Binuhay mo at pinag-aral ko ang aking mga anak. Sa tulong ng Diyos. Because I believe that God can provide and will provide all of our needs. Hindi kami biniko ng Diyos. Hindi ako biniko ng Diyos. Pakinggan mo itong maigi. Iligtas mo ang mga classmates mo, makikinig sila sa'yo. Iligtas mo ang mga kapitbahay mo, makikinig sila sa'yo. Iligtas mo ang mga katrabaho mo, makikinig sila sa'yo. Mga kabarkada mo, mga friend mo, mga kalaro mo, iligtas mo sila at makikinig sila sa'yo. Ipag-pray mo ang nilang karamdaman, gagaling at tatanggap sila ng himala. Ipag-pray mo lagi sila. Titingin ka na Diyos. Titingin ka na Diyos. Darating ang mga problema, mga pagsubok, laban ng buhay. Huwag kang aatras. Sapagkat natural lang yan. Buhay mo si Satanas. Pero magpatuloy ka at makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Balikan mo ang mga nagdaang promise, ang mga nagdaang tama. Lagyan mo yun. Yung mga kapitbahay mo na up and down, mga kapatiran up and down, mga kapag-anak up and down, puntahan mo na yung text, tawagan mo na. Sabihin mo sila. Kapag nakakarinig ng mabigat na preaching sa iglesia ito, sa lingkod ng Diyos, lilipat na ibang church. Sapagat doon yung mag-aangang preaching. Hinihili-hili sila. Pero nakikita natin ang katotohanan. Marami ang nadidumog at may mga taong hindi na tumatanda sapagkat maaga na silang kinukuha ng Diyos. Because they don't want to serve the living God. Sa oras na ito, magpapaniglob tayong lahat sa Diyos. Ipapangako mo na ibibigay mo ang tithes and offerings at first percentages. Bibitawan ang mga bisit kasalanan. Paglilingkuran ng Diyos. At maniniwala kang kaya ng ipagtanggol ng Diyos. At sa atin, alam ng pamilya ko yan, alam ng mga kapatiran niya. Pagsuotin niyo ng paaayos ang mga anak ko. Ayokong isa na nakaayos pag-church pagdating ng Sunday. Ang Sunday ay hindi pang-forma kundi pagsampang-samba. Maraming araw para tayo mag-forma. Pero sa araw ng pagsampang, hindi kailangan mag-forma. Kinakailangan magsuot ng maayos at sampa. Sabihin nyo siyang natutuwa, may langit at may pero talaga. At kung paabasahin nyo ang Hebreo 12, pakinggan ng Diyos pag nag-warning siya. Mabigat na preaching na hindi tinuloy, serve the Lord now or die. Kaya sa oras na ito, hindi natin alam kung ano ang kinabukasan natin. Pero alam natin maganda ang ating kinabukasan sapagkat si Lord ang priority ng ating buhay at siya ang ahawak ng ating kinabukasan. Pag may nagsabi, uy, nurse na ang anak ko, ay, praise the Lord! Napakabuti ni Lord. Uy, teacher na ang anak ko, praise the Lord! Napakabuti ni Lord. Uy, engineer na yung anak ko, praise the Lord! Lord. Pero pag sinabi, full time na yung anak ko, sayang! Sayang! Ba't ka maglilingkod sa Diyos? Ba't ka magpo-full time? Mga baliw kayo! Nakikinig kayo ng regalo test! Nakikinig kayo ng regalo test! Karilyo! Na pag tinatabi yung mag-full time kayo. Pag hindi, hindi, huwag kayo mag-full time. Pinaniniwalaan nyo regalo ni Karilyo ngayon. Pinaniniwala kayo ron!
full-time mapapahama ka. Pero pag full-time ka, mag-full-time ka kasi mapapahama ka rin. Pininiwalaan niyo yun! Pag hindi ka tinatawag mag-full-time, huwag ka mag-full-time. Pero pag alam mo, tinatawag mo para mag-full-time. At ikaw bang nakakaalam na sa sarili mo, mag-full-time ka. Saan ka mag-full-time? Sa computer? Saan ka mag-full-time? Sa TV? Sa cellphone? Saan ka mag-full-time? Sa eat all you can? Doon ka mag-full-time? Pag ang full-time, maraming oras ang binibigay para sa Diyos. Nagkatrabaho ako noon. Dahil gusto mong magamit pa, hindi na effectively ng full-time ako. Kasi hindi ko magamit yung buhay ko eh. Eh kung full-time ka, puro ka forma, puro ka layas, puro ka TV, puro ka computer, puro ka cellphone, puro ka gadget, puro ka itolokin, puro ka tulog, puro display ng mga ikedra-ikedra sa buhay mo. Asan yung full-time mo? Isang pamilya yung binarnikan ko. Ano sabi ko sa bata? Magpasalamat kayo, minatala pa kayong biyaya. Pero konti na lang, aalisin na nandiyo siya. Kapag hindi ka pa nagbalik loob sa Panginoon. Mas gusto mo nilang gumaan at magparkate sa mga tropa-tropa kaysa paglikuran ng Diyos. Pero I believe with all of my heart, hindi pa tayo mamamatay ng maaga. And I believe with all of my heart, blessings and promotions and healings and miracles, prosperity, success and victory are for us. Amen. Amen. Taas mo ang dalawang kamay, patungan ng langit. Sabihin mo ito, ikaw na hindi pa nakikinig at nanonood. Panginoong Jesus, itong buhay na ito, iyong-iyo. Hindi pag-aari ng sino maman. Hindi ko pag-aari. Hindi rin pag-aari ng Diablo. Ang perfecto mong kalooban, ang masunod, iniaari ko buong-buo ang buhay ko ngayon. Display and show your glory to the world through this life.